Nagkalat ang mapunit na official ballots makarang pagpupunitin ng dalawang supporter sa loob ng polling precinct number 121B at 122A na umano'y kinuha ng dalawang suspect dahil sa alegasyon na, pinayagan ang pagpapabuto ng mga flying voters. Nag-respond sa ating kapulisyon ng Philippine Coast Guard. So, ayun yung nangyari doon. Pacify naman yun. Ang dalawang suspect na ayaw pa na pangalanan ng City Police Office ay naaresto rin na sa mismong presinto kung saan sila pumasok at hindi rin sinasabi ng mga pulis kung kaninong supporter ang namunit ng opisyal na baluta at ano ang mga pangalan ng mga ito na pinasok ay sa bahagi ng Barangay Prinsesa kung saan nagdulot ng takot at pagkagulat ang nangyari. May nakatakda sana na media briefing ang City Police Office at City Election Officer pero hindi muna ito itinuloy. Suspect na nahuli, na-inquest na po siya? Pinitripare pa lang mga documentation kasi hindi pa naman ma-interview yung mga susurve pa sila dito kapan matapos siguro yung mga obligasyon nila dito at iba pa mga witnesses magkaroon na mga kukunin namin sila yung statement sa requirements yun sa kapotay sa kasya. Okay. Ayon pa kay City Police Director Police Colonel Ronnie Bacuela, ang tawag sa kanila ay isang suspect lang na hawak na nila at inihahanda na ang kaso laban sa suspect. Pero ayon sa mga nakasaksi, nasa anim ang pumasok sa polling precinct ng mga suspect. Sa kabila ng nangyari ay naipagpatuloy naman ang pagboto sa polling precinct number 121B at 122A at nanghiram na lamang muna ng baluta sa iba pang presinto. Yung incumbent barangay captain, yung political affiliation ng isa, pero yung pagdating sa detail, yung kaninong barangay, tinapay na pa-investigan ko. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo.